What's up guys? Welcome back sa ating channel. Happy New Year pala sa inyo. Hope na maganda yung bungad ng bagong taon sa inyo. Ayan, so kung bago ka lang sa ating channel ay inaanyayan kitang mag-like, mag-share and mag-subscribe. And then i-click mo naman yung notification bell para ma-update ka sa bagong uploads natin. Okay mga kasyonatics, ang topic natin for today's video is kung paano natin lilinisan yung mga sapatos natin. So sa akin, i-share ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko sa mga sapatos ko para at least ma-maintain na malinis. Ayan. So etong mga sapatos ko, minimal lang naman yung mga dumi niya, pero lagi ko siyang nililinisan kasi ibang iba pa rin pakiramdam ko kung malinis yung sapatos natin. Ayan. So lahat to original, isa lang po yung hindi, which is ito, itong Jordan 1 low na reverse mocha. So ayan, nagustuhan ko siya kahit na hindi original kasi sobrang lupit and then spiky siya. Spiky yan. Ayan. So ito naman, Jordan Grown version 9 Cool Grey. Sobrang lupit nito, pero ang hirap lang bagayan. Kailangan ko ng mga dark na pants, ganun. And then, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. All-time favorite ko dito sa mga sapatos na pinakita ko. So, medyo malinis pa rin siya, pero syempre, lilinisan pa rin natin yan kahit na malinis na yan. Ayan, so meron mga dumikit-dikit na sobrang fabric dito dahil sa medias. Ayan, so ito naman is yung Converse natin na classic na white na talagang grabe din, sobrang lupit din, talagang ang ganda rin iporma. So, lilinisan natin, medyo madumi na. Ito, pang running shoes ko lang naman to, pero pupunasan natin yan para lang at least malinisan din natin. Ayan, so lahat ng ito lilinisan natin mga kasyonatik. So antabayanan nyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ko lilinisan tong mga sapatos natin. Ayan, let's go! Ayan, so ito yung pinanglilinis ko, Clyde. Ayan, Clyde, baka naman! Ayan, ito, maiwagang toothbrush. And then, itong mga brush na, pang-brush natin ng dumi. And then, mamaya tignan natin kung paano natin apply yan. Siyempre, itong container din, kailangan natin paglagyan ng tubig. And then, itong pamunas. Ayan, lagyan ng tubig. And then, lalagyan natin yung Clyde solution dyan. Ayan, at unshine lang natin. And then, halu-haluin lang yan. Ayan. Okay, unang sasabak sa gera itong sapatos na to. So tanggalin muna natin yung sintas niya, ibabad nyo dyan sa solution natin. Ayan, so medyo madumi rin to, no, pero tignan natin kung ano magagawa natin. Kukuskusin lang natin yan ng ganyan, no? Sa sole. Ayan, sa midsole yan kasi yung matalagang dumihin. Hindi na tayo magpo-focus dun sa no, sa may outer sole niya doon sa may ano, pinang-aapak natin kasi talagang madudumihin yan. Ayan, so ganyan, after nun pupunasan mo lang siya and then ganito na yung magiging resulta. Ayan, sobrang bilis lang, no, ganito lang, ganyan lang kasimple yung maglilinis niyan. And then syempre isusunod na natin tong kabila. Ayan, kuskusin lang ng kuskusin yan hanggang pumuti. Madali lang yan pumuti kasi yung Clyde solution ay talagang malupit din yan na panglinis ng sapatos. Ayan, so pupunas-punasan mo lang yan. Ayan, so ito na yung resulta. And then ito, kuskusin natin yung ano kasi yung pamunas ko parang may pasobra-sobrang fabric pa. Pangit lang yan. So ayoko nun madumi. Ayan, so ayan, medyo malinis na to. Ayan, okay na to, ayos na to. Ayan, o, ayos, ayos. So ito namang ano, mga shoelace natin, ang gagawin lang namin yan, tanggalin natin pag after ng babad. And then ayan, punasan lang ulit natin. Ayan lang, ganyan lang gagawin natin yan. Wala nang iba. Ayan, tapos na tong isa. Next natin tong favorite natin, itong Jordan 1 Low na reverse bleed. Ayan, so tatanggalin ulit yung sinta, syempre. Ayan, tanggalin natin. Ayan, magkabilaan, ibabad na yan sa solution natin. And then, syempre, tignan natin dun sa loob, brush-brush natin yung luminog para matanggal lang. Ayan, gamit nung toothbrush, syempre. Then after that, sa kabila naman, ayan,
ito. Hindi na matanggal to kasi ito yung sumpa-sumpa na mas mahirap na matanggalin. Ayan, so kukuskusin na natin yan para mas pumuti pa. Actually, hindi naman masyadong madumi pa pero kukuskusin pa rin natin para mas pumuti pa. Ayan, pinakamalinis ko ito ng sapatos sa lahat kasi love na love ko ito. Yan, so after nung kuskus, syempre punas-punasan lang natin para talagang makita kung gano'n siya kalinis. Ayan, ganun lang kasimple maglinis ng mga sapatos, mga Shunatics. So wag nating hayaan talaga na mababaran ng dumi, matagal na nakakapit yung dumi dyan para lang at least talagang ma-maintain natin ito. Ayan, so ganyan lang kasimple. Medyo may may stock na dumi kaya kailangan tanggalin. Ayan, so ganito lang siya, kasimple, ganito lang kadali maglinis ng sapatos mga Shunatics. So hindi ko lang sure kung paano kayo naglilinis pero ganito ako maglinis, at least nag-share ko sa inyo. Ayan, so ito, same process tayo mga Shunatics. Ganun ulit yung gagawin natin, pupunasan lang natin yan, so mapipiga na yan matatanggal na yung dumi. Ayan, so next tayo, ito, hindi ko na masyadong i-brush to kasi black naman yung sole niya, pupunasan ko lang yan. Ayan, so yung concentrate dyan is yung sa may midsole niya, kailangan malinis lang. Ayan, tapos syempre yung mga dumikit-dikit na sa balat niya, yung mga dumikit-dikit na dumi, kailangan lang tanggalin. So ganun lang naman kasimple to. Ganun lang kadali linisan to kasi hindi naman siya kumbaga hindi mahalata yung dumi din dyan kaya all goods na rin madali lang linisan to. Ayan, next natin ito, syempre yung puti, medyo may medyo madumi lang ng konti pero i-brush natin yung papuputi lang natin. Ayan, ibababadul natin yung lace. And then, yan, i-brush na natin itong madumi na part. Ayan, so, papuputiin natin yan mga Shunatics. Ganyan lang kadaling maglinis ng sapatos. So, hopefully, nakakatulong naman ako sa inyo na magkaroon kayo ng idea kung paano nyo lilinisan yung mga favorite nyong sapatos. Panglakad, gano'n, or pwede rin yung mga pang-basketball shoes nyo. Pwede naman din dito. Ayan, so ganyan lang kadali maglinis ng sapatos. Mas maganda mga ma'am sir, regular na cleaning ng sapatos. Importante yan para ma-maintain natin sila. Ayan, so dito, ayun, paulit-ulit lang tayo mga ma'am sir. Punasan lang natin yung shoelace na yan. Ayan, ibibilad na lang natin later on. After nitong paglilinis natin. Ayan. So next naman tong all white ko na jacket. So yan, favorite ko din yan na talagang pagputi kasi ang dali lang ibagay sa kahit na nung suot yung puti. Kaya gustong-gusto ko rin yung puti. Pansin nyo yung puti ko dito na pamorma na sapatos is tatlo. Although yung mga iba may combination na color din. Ayan, so yung tatlong puti ko na tinutukoy ko is itong Adidas na nakasalang na nililinisan natin, and then yung isa pa na Adidas na tapos na natin nililinisan, tapos yung isang Converse. Ayan, so ayan, paulit-ulit lang yung process mga Shunatics, ganun lang kadali. And then ito syempre kahit na ito nga yung nabanggit ko kanina, fake naman to, pero syempre nililinisan natin yan, alagang-alagang mga sapatos natin kasi inaalagaan nila yung paa natin, kaya alagaan din natin sila. Ayan, ganun. Kahit na local lang yung mga iba, talagang syempre nasa proper handling pa rin natin yan. Ayan. So same lang yan ng mga process. Ganun lang kadali mga Shunatics ang ginagawa ko sa sapatos. Ayan. So next itong classic na Converse, medyo madumi-dumi to, medyo challenging to kasi parang tela kasi yung ano yan, yung may balat niya na. Ayan. So pero malilinisan yan, ayan. Papakita ko sa inyo.
Ayan, so ganyan lang kadali, brush mo lang yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Medyo tapos na to, finish project na. Ayan, oh. Medyo madumi yan sa likod kanina pero nawala na. Ayan, okay. Next naman tong kabila. Ayan, ganun pa rin. Kuskusin mo lang ng kuskusin dun sa nababad nating solution and then punasan mo. Ganun lang, kadali. Ganun lang. Paulit-ulit lang. Ganun lang yung cycle ng process natin. Para lang at least magkaroon na kayo ng idea kung paano nyo gagawin. Hopefully, talagang nakatulong tong idea na to and then kung paano kayo magalinis ng sapatos. Ayan. So, ito na yung mga finished product natin. Talagang malinis na sila. And then, all goods na ulit sa pang-rampa. Ayan, mga yan, mga momster. Talagang solid yan, solid. Ayan, no. Ayan, nawala na yung mga dumi. Ayan, ganun lang kadali, mga cashewnatics. Talagang paulit-ulit lang yung process. Tapos, ganun lang yung gawin yun. And then, punasan lang yung dumi. Ayan, so, ibabalik na natin sila sa mga kanya-kanyang box, syempre, para lang at least talagang hindi maalikabukan yung mga sapatos natin kasi love na love natin sila. Ayan, so ito, all goods na, balik na ulit sa ano, box. Ayan, balik din natin tong ano, favorite daw natin. Ayan, tamang ligpit lang sa mga kanya-kanyang kahon. Ayan. Ayan, sleep well. Ayan, so ito naman, itong fake version natin ng Jordan. Talagang alaga din yan, mga cashewnatics. Hindi pwedeng hindi kahit na ano, fake. Kailangan maalaga pa rin tayo kasi diyan tumatagal yung mga shoes. Ayan, itong Converse, itong nailagay na ako dito, Tupperware para sa mga shoes. Diyan ko talaga sila nilalagay para lang at least may bahay sila. And then para komportable din yung mga sapatos nyo. Kaya dapat talaga nasa nag-aalaga yan. Ayan. Nasa nag-aalaga yan, mga cashewnatics. Tatagal yung shoes, mapa-local man yan, mapa-original. Depende sa gumagamit po. Naniniwala po ako dun. Kaya dapat, syempre, maintain natin yung kung gaano kapogi yung shoes mo na binili. Syempre, nung bago, syempre, ganun pa rin dapat hanggang sa dulo, hanggang sa mag-retire na yan. Ayan, so ayan, naka sinup na sila lahat. So maligpit na natin. Ayan, okay. Ayan, nakaligpit na sila sa kanya-kanyang box. Ganun lang po kadaling maglinis ng sapatos, mga cashewnatics. See you on the next video po. Bye-bye.